balita, humingi pa ng karagdagang tatlong araw ang Board of Inquiry ng PNP para tapusin ang kanilang investigasyon sa inkwentro sa Mama Sapano. Kulang daw kasi ang naging pakikipagtulungan ng ilang importanteng personalidad gaya ng nooy suspendido at ngayon ay nagbitiw ng hepe ng PNP na si Alan Purisima. Hindi rin daw tumugon si Pangulong Noynoy Aquino at nakatutok si Salima Refran. Mali-malit ang dokumento. Ganito raw karaming ebidensyang binubusisi ng PNP Board of Inquiry para sa investigasyon sa Mama Sapano clash. Higit 400 na mga kinuhang salaysay, kasama na ang iba't iba pang papeles mula sa pagpaplano hanggang sa execution ng operasyon. Kaya tatlong araw na palugit pang hiningi ng BOI para maisumite ang resulta. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nanghingi ng extension ng BOI. Nagtagal din daw sila dahil sa mga hearing sa Senado at Kongreso. Pero marami raw silang detaling na kuha mula dito. We should always base our findings on facts and supported by evidence. At from Friday, talaga pong pinagpupuyatan po namin na gawin po yung ating final BOI report. At talaga pong nahirapan po kaming tapusin sa tamang oras na binigay po sa amin. Natagalan man daw bago maisumite ang report, tiniyak ni Magalong na hindi isasakripisyo ang kalidad nito. Nakasalalay daw dito ang integridad ng buong PNP. Fact-finding daw ang ginawa nila, pero pwede maging basehan sa pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo. Ang mga sunod na hakbang daw ng DOJ, nakadepende sa BOI report. Kami nga ang mag-evaluate niyan at mag-determine ng kung anong mga kaso ang pwedeng i-file at kanino at against whom mga ipa-file. In fact, I'm hoping and I'm looking forward to a thorough, comprehensive report. Pero may limitasyon din daw ang investigasyong ginawa ng BOI. May ilang daw kasing opisyal ang hindi sumailalim sa investigasyon ng BOI. Tulad ni resigned PNP Chief Alan Purisima na tumangging humarap sa investigasyon. Si General Purisima na nagbigay siya ng affidavit pero nag-beg off na rin siya sa interview. Yung forensic sana nung kanilang mga cellphone so that we can acquire yung laman ng mga text messages. Hindi tulad kanila General Napeñas na talagang at yung mga SAF talagang binigay nila sa amin yung kanilang mga cellphones at nakuha talaga namin yung mga laman. Pinarating din daw ng BOI sa Pangulong Aquino ang kagustuhang makausap ito. Gumawa kami ng paraan para express sa kanya yung aming intention na ma-interview siya through the Secretary of the Interior and Local Government. Sabi po niya, ipaparating po niya kay Presidente, pero after that po, wala na po kaming kasagutan. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, aalamin niya kung naiparating sa Pangulong na turang request. Dahil fact-finding body lamang at hindi judicial, walang kapangyarihan ng BOI na magpaharap ng tao sa kanila. Pero sasagutin daw ng report nila ang lahat ng katanungan ukol sa Oplan Exodus. Oras sa matapos ang report, isusumite ito ng BOI kay PNP OIC Leonardo Espina. Ibibigay naman ito ni Espina kay DILG Secretary Mar Rojas at si Rojas isusumite ito kay Pangulong Aquino. Hindi malinaw ngayon kung babasahin muna ni Pinoy ang report bago ito maisapubliko. Sa Webe, sumaas ang Board of Inquiry na maisusumite na nila ang resulta ng kanilang investigasyon. At kung PNP lamang daw masusunod, na isilang isapubliko na ito. Pero umaasa rin ng BOI na sa pamamagitan ng kanilang report ay masasagot na ang mga katanungan at mabibigyan na rin ng hustisya ang mga nasawi. Salima Refran, Nakatutok, 24 Horas.